Gems! Hello? Oh, hello po. Magandang hapon po. Bumati ka naman sa mga nanonood dyan. Hello? Binabati ko nga po pala yung mga taga-Esga, Kosga dyan at sa mga taga Evergreen. Mas grabe ka pa kay Kuya Wawi. Kala ko hindi ko na maintindihan si Kuya Wawi. Mas hindi pa pala kita maintindihan, Gems. Ulitin mo. Go. Ano yan? Sige. Bate. Hi, binabati ko nga po pala dyan, mga taga-Esga, Kosga. Nandito na ako. Iniksian. Short version. At sa mga taga-Evergreen po dyan, at sa mga teacher ko po. At saka sa ABM, grade 11, grade 12, hi sa inyo. At saka sa pinaka-cute at pinaka-mabait na advisor, Ma'am Cyril, hi po. At saka, ate, hi, dito sa TV. Pakabait ka dyan, huwag kang magpasaway kay tita, ha. Okay. Sino yun? Sino yun? Yung huling binati mo? Yung anak ko po. Ah, yung anak mo. O, napag-usapan na lang yung anak mo. Ilang taong ka nung nabuntis? 13 po. Pabata tayo ng pabata. Interesado ako dito. Oo, eh. Galing ka ng 14, umangat ng 17, ngayon 13. Hindi, ito, totoo. Hindi ito scripted, ha? Hindi namin kilala. 13 years old. Kailan ka ng anak? 14. Magpo-14 po. So, inabot 13? Din ng ano, taon. Paano mo nadadala maging isang dalagang ina at batang ina pala? Noon na po mahirap, pero siyempre po, pag nandiyan ka na po kasi sa point at may dinadala ka na po kasing anak, hindi mo na po maiisip yun eh. Iisipin mo na lang po yung para sa kinabasa na anak mo, lahat po kakayanin mo para sa kanya. Pero napakahirap lang ganyan at the age of 13, no, Mike, no? Hindi ito ha, medyo anong payo mo sa mga kabataan ngayon? Sa mga kabataan ngayon, huwag kayong magmadali. Kasi sa panahon ng hirap po ng buhay, lalo na may anak, mahal po yung gatas sa diaper, tapos yung mga lalaki, iwan lang kayo niyan! Lalim ng hugot. May hugot to, may grabe. Hugot! Diyan. Galing sa balon. Oo. Oh. Tama naman po, di ba? Ah, hindi. Kay Michael ba hindi yan? Hindi! Hindi, iba. Happy family man siya. Ayaw ni Jenna. Ayaw ni Jenna. Tama na, pero yung bang tatay ng anak mo, siya pa rin kasama mo? Opo. Eh, hindi ka naman iniwan. Sa iba lang po yun. Oo, sa iba. Sa iba po. Payo yun. Sa iba. Opo, payo po. Pero ang bata kasi, parang nakakapagtaka. At your age ng 13, nabuntis ka, parang nakakagulat, di ba? Oo, lalo sa mga magulang siguro, no? Yung... Anong nag-i-epekto? Anong naging dating sa magulang mo? Anong sinabi mo? Sinabi mo? Hindi ko po sinabi. Nagtago po ako eh. Natakot po eh. Kasi nga po, siyempre bata pa. Yun po. Gano'ng katagal mo na itago bago nila nalaman? Ilang buwan? Siguro po dalawa na yung anak ko. Ha? So dalawa? Bago mo sinabi? Opo. At tinago nyo? Opo. Paano yun? Paano mo na itago? Tago po sa probinsya. Paano ba may occasion? Birthday mo? Birthday na nanay mo? Or may Pasko? Hindi kayo nagkikita? Wala pong communication. Kasi nga po, wala na po yung mga magulang ko. Ano ang trabaho mo? Nangangalakal po. Ah, nangangalakal ng mga pagkain? Hindi po. Karton, papel, plastic po. Yeah. Recyclables. Yes. Saan? Sa Bulacan po. Ano, yung kasama mo ngayon? Opo, ako po ang driver. Siya ang pahinante. Pakilala mo, sino kasama mo? Pinapakilala ko nga po pala ang bata-bata kong asawa, si Bert! Yan ang asawa mo? Opo. Kasama ni bata? Kasama ni Eric Tuku ito, si Tuku ito. Kala ko si Tuku. Tama na, asawa mo to? Opo. Parang second childhood na eh. Humbert! Welcome sa Wawawin! Salamat to. Ilang taon ka na? Double size na po. Ha? 66. Senyor! Double size! Hindi, pero sa about the family, may kwento to eh. Oo, ilang taon ka? Hindi pwedeng walang kwento to. Mabubuisit ako pag wala. Anong, ilang taon ka? 13? Ngayon po. Hindi, nung nakilala mo siya? 13 po. Ilang taon ho kayo nun? 48 to. 48 to yata. 48. Wala pala masyadong difference eh, no? 34 po. 34 ang difference na to. Ngayon, sa kayo nagkakilala? Dyan lang po sa Tandang Sura. Ano trabaho nyo?
Namimili po ng mga scrap. Kalakal. Okay. Oo. May asawa ka ba dati? Meron po. May anak ka dati? Pangwalo ko na po yan eh. Eddie, wow! Pangwalo mo na siyang asawa? Opo. Opo. Iba to? Pangwalo mong asawa, ilan ang anak nyo? Bali, 13 po. As nangangalakal kayo? Paano kayo nakakabuhay ng pamilya? Tiyaga lang po kung anong meron, pagkasayda lang. Asa yung mga bata? Nagkalat na po eh. Sa parewel, may dala akong isa rito. Anak mo na yan? Opo, ito po. Bunso namin. Anak ko po. Anak mo? Yan ang bunso namin. Ah, okay. So, pang ilan yan? Ito nga po, pang 3 ang tindi mo ah. Ang ganda ni Jem sa'yo. Hindi, okay lang. Hindi, gwapo naman po ako ah. Oo naman! Wala naman kami sinabing hindi ka gwapo. Kakaiba ka nga! Kaya nga. May inggit na nga akong nararamdaman eh. Anong gusto mo sabihin? Asawa mo. Ma'am, maraming salamat. At nasuportahan natin yung mga anak natin. Dahil kung wala ka, hindi ko sila kayang buhayin eh. Salamat. Tinanggap ako sa kabila ng lahat na sa laki ng agot na edad natin. Sana, huwag kang magbabago. Inga, alagaan mo mga anak natin. Dahil alam ko, bukas pa kalawa, baka wala na ako eh. Mababae ka na naman! Baka makasyam ka na niyan. Kaya ba ma? Ma? Makawalo? Hindi naman. Mahal. Mahal. Sabi ko nila, wala daw forever, pero sa akin daw, siya ho forever. Galing ah. Ano mahal ho ako niyan, kasi kami mapunta, hindi niya ako ikinahiya. Bakit ka naman ikahiya? Bakit mo naisip ikahiya ka? Kaya nga po, nagpasalamat ako, hindi ko naramdaman na ikinahiya niya ako. Eh, mahal ka eh. Saka mabuti kang tao, kaya mahal ka nito. Di ba? Yun lang yun. Ano yun lang sabihin? Yun. Asawa ko. Walang pa? Pa. Salamat. Kahit na pinatigil mo ako sa pag-aaral, sumama yung loob ko. Hindi yun naging hadlang para di ko gawin yung gusto ko. Yun yung naging inspirasyon ko. Para tuparin ko yung pangarap ko. Kasi, di ba sabi nga nila, walang imposible sa isang tao kung gusto mo matupad yung pangarap mo. Kaya nagpursige ako makatapos ng pag-aaral. Kahit sa kabila ng may edad na ako, di ako nahiya. Kahit sabi kayo pumapasok ng anak mo, okay lang. At least nakapagtapos ako ng pag-aaral. Ibig sabihin, sabay kayong nag-aaral ng anak mo? Opo. Senior high po ako, siya po grade 9, incoming grade 10 po. Galing eh. Sige. Arby, ano gusto mo sabihin sa mama mo? Ma, salamat po kasi lahat ng mga sakripisyo mo sa amin. Tsaka lahat po ng pagsubok na gawa niyo para po matagoy niyo yung pamilya natin. Maraming salamat po. Mahal na mahal po kita. Yung message mo sa asawa mo at sa anak mo, pareho. Hindi, ano gusto mo sabihin sa kanila? Salamat. Kasi nandyan din kayo para sumuporta sa akin. Hindi naging hadlang o ano man yung mga nangyayari o pagsubok para sa atin. Patuloy nyo pa rin akong sinusuportahan. At hindi ka nahihiyabe kahit sabihin nilang yung mama mo nag-aaral. Okay lang yan. Basta tayo nagsisika para sa atin. Salamat. Nakakatawa, no? Kaya nga. Bagay na bagay sa pelikulang ginawa mo to. Family history talaga. Galing, ano? Kanya-kanyang history ang bawat pamilya. At ito hindi lang basta aral, ha? I heard, honor student. Yes po, consistent mula grade 11 and grade 12. Grabe yan. Nadadala ka na naman. Oo, dyan ako believe na. Whew! Pati rin po yung anak ko
Kuya Will. With honor student yan, proud to be. Iyan katulad ng kabataan na nasa labas. Salamat, be. Taga-saing, taga-ugas, taga-linis. Panagbabiyahe kami ni Papa, taga-bantay kay ate. Salamat. Pag-aral ka mabuti, be. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga squami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!